For your amazing power and work in our lives. Thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you that you are able to bring hope through even the toughest of times, strengthening us for your purposes. Thank you for your great love and care. Thank you for your mercy and grace. Thank you that you are always with us and will never leave us. Thank you for your incredible sacrifice so that we might have freedom and life. Forgive us for when we don't thank you enough. For who you are, for all that you do, for all that you've given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for you alone are worthy. In Jesus' name, Amen. Magandang araw sa ating tagapanood at tagapagsubaybay sa ating programa. Kami po ng Good Looking Partner ay muli ninyong makakasama. Tama ka dyan, partner. Napakabilis ng panahon. Tayo ay nasa huling linggo na ng April. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Salubungin natin ang buwan ng Mayo ng may lakas ng loob na may na meron tayong pag-asa na itong pandemyang nararanasan natin ay matatapos din. Correct. Ayon ako dyan, Teacher Nadine. Kaya atin nang simulan ng ating programa ng siksi, liglig at umaapaw na kaalaman. Muli, ito ang inyong gurong best friend na si Teacher Efren. Ako naman po ang nagbabalik ninyong good-looking teacher na si Teacher Nadine. At ibabalik ko lang po ang aking sinabi noong unang pagkakataon na tayo nagkita-kita. Ako po si Teacher Nidlin at ang lahat ng needs ninyo ay aking sasagutin. Kaya ano pang hinihintay natin? Mga kapwa ko guro, mag-aaral, mga magulang at ating mga taga-subaybay. Tara na! Samahan nyo kami muli dito sa Episode 8 ng PCCHS Ugnayan Action Center Online. So, partner, ayun na nga, no? Simulan natin ang ating programa sa pagbibigay ng kaalaman sa isa sa mga sections na meron tayo sa korason. Diba? Ito po ay ang
section, frugality. Ano nga ba ang salitang ito? Anong ibig sabihin ng frugality, Teacher Efren? Ako, para sa akin, pag narinig ko yung salitang frugality, ang unang pumapasok sa isip ko ay yung pagtitipid. So ito yung paraan kung saan ikaw ay gagastos, bibili ka ng mga bagay, at ang unang mong bibilin ay ang tinatawag na essentials. Kumbaga, ito yung mas kailangan mo kesa dun sa mga bagay. So usually, nag-start yan sa panong ito, ang ating essentials ay ang pagkain. So yun, sa frugality, may kita doon yung the way you spend your money wisely. Something like that, Teacher Nadeline. Yan, tama ka dyan. So, ayan po ang salitang frugality, mga mag-aaral natin at sa mga magulang at mga taga-subaybay, para aware kayo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga sections na meron tayo at hindi kayo malilito. So, eto na nga. Speaking of frugality, at pandemic na rin. So, i-connect natin siya. Ito ay isa rin sa napag-aaralan namin sa economics kung saan akin ang tinuro din sa aking mga grade 9 students na unahin natin ang ating mga pangangailangan kesa mga kagustuhan. Lalo na sa panahon ng pandemic kung saan alam naman nating lahat na halos lahat ng mga bilihin, produkto at serbisyo ay talagang nagtataasan ng mga presyo o nagmamahal. Okay. Okay? So dito, yung pambayad natin sa mga bills natin, wifi, Meralco, tubig, kailangan natin yung mga unahin. Dahil lang sabi mo nga, sir, mga Teacher Efren, na yung mga essentials muna. Huwag na muna yung mga bagay na hindi naman natin kakailanganin at hindi naman totally magagamit ng pangmatagalan sa ating nararanasan na pandemya sa ngayon. Diba? Ako, naniniwala ako na sa panahon ngayon, hindi lang mga teachers, kay lahat na rin ang mga magagawa sa buong Pilipinas ay talagang iniisip muna kung ano ang unang bibilhin once na nakuha yung ating sahod. Tama, Teacher Nitlin? Tama ka dyan, Teacher Efren. Tama yan. Correct. So, kaya nga, ituloy-tuloy na natin ang pagbibigay ng bagong kaalaman. Ngayon naman, ating bigyan pansin ang mga katanungan mula sa ating mag-aaral at mga magulang ng Corazon Aquino High School. Okay, so speaking of mga katanungan, narito po ang ilan sa mga katanungan na na-raise po sa ating school Facebook page, PCCHS Manila Official Bulletin Board, kung saan ang inyo pong mga katanungan ay bibigyan natin ng mga kasagutan sa pamamagitan ng panonood sa ating interview kay Miss Danabel Bautista. Okay, good afternoon, Ma'am Dana. Good afternoon, Sir Efren, at sa lahat ng nakatutok sa ating Ugnayan Action Center Online. Yan, okay, correct. Thank you ulit sa time na binigay mo para sa amin. Kasi syempre, we are still doing this Action Center Online para pa rin sa mga bata at para sa mga magulang na may mga katanungan pa rin tungkol sa early registration. Okay? Ma'am, may mga katanungan dito. Una pong katanungan ay nagmula kay Lucille Jaramelia. So ito yung tanong niya. First question is, good PM po. Magtatanong po sana kung pag nag-text po ba sa pag-enroll po, okay na po ba yung kahit hindi na mag-text ulit? Ibig sabihin po ba nun, enroll na po ba ang bata? Okay po. Thank you po sa unang katanungan, Sir Efren, at sa ating magulang na nagtanong. Ang sagot po dyan ay kapag nag-text po ang magulang, makakatanggap sila ng text message mula sa atin na kinakailangan nilang kumuha ng form sa ating school para makumpleto ang proseso ng early registration. Makukumpleto lamang po nila ang early registration process kapag nasagutan po nila at naibalik sa atin sa Dropbox yung form na hinihingi kasama yung mga requirements po, which is the birth certificate of the child and the card po kung meron man ng second grading sa elementary school po. Ayun, so maraming salamat sa pagtugon sa unang katanungan, ma'am. So ito po yung ikalawang katanungan.
Sir, ma'am, pwede po bang i-follow up na lang po yung, or to be follow, baka to be follow to, pwede po bang to be follow na lang po yung card at yung birth certificate? Kasi po, wala pa po kaming PSA. Tapos yung card po, hindi pa po namin nakukuha sa school po. Okay po. So, okay lang po kung to follow po ang mga requirements as long na magpasabi lang po ng dahilan kung bakit mahuhuli ang requirements para at least ay alam po natin kung aantayin po natin sila at ire-register na po natin sila. Lahat naman po ay inire-register natin basta nag-fill up na po sila ng ating registration online man po o yung form na physical na nakukuha sa ating paaralan. So, okay lang po kung to follow. May mga pagkakataon po talagang nadedelay ang mga dokumento, lalo ngayon at limited po ang ating physical na pagkuha ng mga dokumento kahit saan mang ahensya ng gobyerno. Yun. Maraming salamat ulit sa tugon sa pangalawang katanungan, ma'am. Ito po, pangatlo. Ang tanong dito ay, ma'am, yung nakapag-online na po kami, pag po ba nakapag-online enroll po ba, need pa po ba namin mag-fill up ng form at ipasa sa school? Okay po. Ayan, isa pong ulit magandang katanungan yan. Kapag naman po nag-online register na kayo, yun po ay sapat na. Bakit po? Kasi po ang online link natin ay iniayon or ipinattern doon sa mismong physical form na inyong gagamitin. Ibig sabihin, kung ano yung nilalaman ng form na fill upan nyo kung hindi kayo nag-online, ayun din po mismo yung sasagutan nyo doon sa online registration form. Ibig sabihin, magkapareho lamang po iyon. So kung nakapag-online po kayo, okay na po yun. Yun na po ang aming tatanggapin bilang inyong physical form. Kami na po ang bahala sa pag-print ng form na ito. Ayun, maraming salamat ulit. Ngayon po, ma'am, huling katanungan, pang-apat at huling katanungan. Kasi may nag-text sa akin na estudyante ko, meron siyang kapatid na grade 7. So, ito yung tanong niya. Ma'am, medyo nahihirapan po kami doon sa online. Parang lagi pong failed o may problema. Balak po sana ni Mama ay pumunta po sa school at tumingi ng registration form para sa grade 7 po pong kapatid. Pwede po ba yun, ma'am? Pwede po tayong pumunta at dumaan sa ating paaralan. Ang ating guardia po ay laging may access sa ating mga form. So kahit hindi po tayo pumasok na sa ating paaralan, ay mabibigyan po tayo. Manghingi lamang po tayo at magtanong ng maayos doon sa ating school guard, bibigyan na po niya agad tayo ng form. Kung sakali man po na may iba pang katanungan, lalo kung nandoon naman ako sa school, maaari rin naman po nila akong hanapin. Pero pag pumupunta po tayo sa school, dapat po ay naka-safety protocol po tayo. Health and safety protocol po ah. Naka-face mask, face shield, at magbabody temperature and alcohol po tayo upon entering the school premises. So, ganun po. Ayun! Nako, maraming salamat. At least, napakalaking tulong yan yung mga katanungan na nasagot po ninyo, Ma'am Dana, bilang isang guro sa Corazon Aquino High School. At kung hindi ako nagkakamali, di ba ikaw yung sa grade 7 naka-assign, right? Yes po, apo. Yun. Muli, thank you po sa time, Ma'am Dana. Sana po ay malaking tulong ito para sa ating mga mag-aaral sa darating na grade 7 at saka sa kung sa senior high school, grade 10, di ba? Apo. Thank you ulit at God bless, Ma'am Dana. Maraming salamat, Sir Efren. Thank you rin po sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa atin. So, magandang araw po sa ating lahat. Okay, ayun na nga. So, maraming salamat muli kay Ma'am Dana sa paglalaan niya ng oras para sa ating episode na ito. Kaya nga, ayan, usapang early registration tayo, Teacher Nadine. Hanggang kailan ba talaga ang ating registration para sa mga grade 6 at para sa mga grade 10 students? Okay, speaking of, no, dahil nga po magtatapos na po ang buwan ng April, nais ko po kayong paanyayahan at paalalahanan for the incoming grade 7 at grade 11 students na matatapos po ang early registration ng ating paaralan ng
President Corazon C. Aquino High School sa April 30, 2020 at ilang araw na lang po ito. Kaya kung ako sa inyo, mga magulang at mga minamahal naming mag-aaral, ano pang hinihintay ninyo at mag-early registry na, early register na dito sa Corazon Aquino High School. Correct. Tama ka dyan, Teacher Nadine. Welcome, future Aquinoians! Ang President Corazon C. Aquino High School ay tumatanggap na po ng early registration for Grade 7 simula March 26 hanggang April 30, 2021. Inaanyayahan ng mga manggulang ng mga sumusunod na magpalista. Una, incoming Grade 7 at ang mga batang balik-aral. Paano nga ba mag-register? Meron tayong tatlong paraan. Una, maaari kayong mag-register online sa Google Form link na makikita sa inyong screen o kaya naman ay scan lamang ang QR code. Pangalawa, maaari kayong mag-text sa mga sumusunod na numero na makikita sa inyong screen. At pangatlo, maaari kayong kumuha ng early registration form sa info desk ng ating paaralan. Ano-ano nga ba ang mga kailangan dokumentong isumite? Una ay ang accomplished early registration form. Pangalawa ay ang PSA birth certificate na photocopy lamang. At ang pangatlo ay ang grade 6 report card with second grading grades. Kapag kayo ay may karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-coordinate kay Ma'am Dana Bell Bautista, ang grade 7 curriculum chairman, sa mga sumusunod na numero na makikita sa inyong screen. Maraming salamat! See you, Aquinoians! At palagi kayong mag-iingat! So, upang may pagpatuloy natin ang ating programa para sa araw na ito, dumako tayo sa isa sa pinaka-napapanahon na usapin ngayong pandemic. At ito nga, yung mental health. So, alam naman nating lahat, di ba, habang tumatagal tong krisis na nararanasan natin, is hindi natin maiiwasan yung pag-aalala, takot, lumbay ng mga tao, lalo na sa alam natin na papataas ng papataas yung bilang ng mga nagpo-positibo para sa COVID-19. So, dito, ating mga manonood, mga kapwa ko guro, dapat maging aware tayo na itong mental health na to ay hindi lang siya basta-bastang salita. Dapat tayo ay aware na ito yung isa sa dapat nating pangalagaan sa mga pagkakataon na ito. Diba, Teacher Efren? Correct, Teacher Nadine. So, para mas maging malalim pa ang ating kaalaman tungkol sa mental health or mental health problems, tatalakayin natin ito sa pamamagitan ng paglalaro, Teacher Nadine, ng facts or bluff. Is it a fact or bluff? So, may idea ka ba sa ganung games, Teacher Nadine? Aba, oo naman. Yan segment na yan, napapanood ko yan noon. At ginagamit ko yan nung face-to-face class po. Yung wala pa tong pandemic na ito na panira talaga sa excitement nating mga guro sa pagtuturo. Diba? So, alam ko po ito. Ito po yung isang activity na kung saan yung mga mag-aaral ay sobrang active po talaga. Yes, tama. So, without further ado, so, ating pong ipapakilala ang ating guest speaker para sa araw na ito upang magbigay ng kaalaman tungkol sa mental health or mental health problem. At ito nga ay magaganap sa pamamagitan ng games na fact or bluff. Okay. Ang ating guest speaker sa araw na ito ay graduate ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila para sa kursong BS Psychology cum laude. Laude, ha? Next, para naman sa kanyang masterals or master's degree, ito ay natapos niya ito sa University of Santo Tomas na may degree na clinical psychology. Okay? At isa siyang registered psychometrician at registered behavior technician. Okay?
isa rin siya sa top 5 dun sa kanyang kinuhang board exam. Okay? Sa kasalukuyan, okay, siya ay isang lead behavior therapist sa isang private company sa Makati. Okay, ate pong bigyan ng malakas na palakpakan at hiyawan ang ating guest speaker ngayong araw ay walang iba kundi si Miss Diane G. Flores. Welcome po! Hello po! Good afternoon! Miss Diane! Good afternoon po! So, kamusta naman po kayo, Ma'am Diane? Correct. Okay na. Weekend, so ano, pahinga tayo, self-care. Tama, weekend, eh. Pero syempre, may trabaho tayo, di ba? Di naman mawawala sa atin. Oo, oh, di naman mawawala. So, work correct. Is life, work, no? So, maraming salamat po, Ma'am Diane, sa pag-unlock po ninyo para po sa episode na ito sa aming Ugnayan Online Center. Ako po at yung mga kasama ko po sa grupo ito ay natutuwa po na pinaunlakan niyo po kami. At natutuwa din po kami na bigatin po pala kayo dahil po doon sa mga nabanggit po ni Sir Efren, no? Totoo yan, totoo yan. Sana all, di ba? Sana all. Siyempre, mapapasana all ka na lang talaga at power na power yung mga ganyang mga credentials na binanggit ni Sir. So, maraming salamat po ulit. Welcome po sa aming Ugnayan Action Center kung saan kayo po ay magiging bahagi nito at matutulungan niyo po kami iklaro ang mga haka-haka at misconception patungkol sa ating mental health. Yan po. Correct. So, start na po tayo. Correct. Sa ano po kaya masasabi ng ating guest speaker, Ma'am Diane, Miss Diane, tungkol sa mental health or mental health problems sa kasalukuyan? Ayan, sige po. So, agree po ako dun sa sinabi nyo nung umpisa, no, na napapanahon talaga to, especially po ngayong pandemic kasi nasa bahay tayo. So, ibig sabihin, limited yung mga bagay na pwede nating gawin. Kumbaga, less, parang hindi natin masyadong nadidistract yung sarili natin. Nandyan yung constant anxiety na baka magkasakit tayo. Yung iba na wala ng trabaho. So, grabe yung effect noon sa mental health nila. Pero when it comes to mental health po, siguro gusto ko rin i-emphasize na sana pag naririnig natin yung mental health, hindi siya as negative sa atin, di ba? Na kasi pag mental health yung usapan, parang palaging negative yung pumapasok. So mental health, hindi lang siya basta on the negative side. Nag-i-include din siya ng buong well-being ng tao. So hindi lang siya psychological, pero social din, paano tayo nakikihalubilo sa ibang tao, o diba? Emotional din, paano natin na-handle din yung emotions natin, yung stress, especially ngayon, and even pre-pandemic. Pre-pandemic, kailangan pa rin naman natin pangalagaan yung well-being natin. So, mental health po is everything in between. Hindi lang siya sa psychological o yung effect nun, pero also sa social and emotional, even physical, may effect din po yun sa ating mental health. Ayan. So, I hope po ma-discuss pa natin further ngayong hapon na to kung ano yung mental health and ano yung mga factors din po na nagko-contribute dito sa mental health through dun sa game na lalaroin po natin. Yeah. Okay. Thank you, Ms. Diane. For yung insight kung ano nga ba ang mental health. Habang inaayos ni Teacher Angel yung ating PowerPoint, so ito nga Teacher Needlin, Teacher Angel at ang ating guest speaker, Ma'am Diane. Ito kung makinan lamang, mas dumadami na ang naitalang kaso ng mental health problems. At marami na rin naman mga naglahad ng kamalayan tungkol dito. Actually, sa social media, marami na rin. Medyo may marami na rin ako nakikita mga kaso regarding this matter. Kaya nga nandito. Salamat, Ma'am Angel, at nakakuha ka ng ating isa sa mga
mabigating guest speaker para sa araw na ito upang magbigay pa sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa issue or topic na ito. Opo, no. Maraming salamat po, Ma'am Ingen. Okay, so sige po. Ito, so ito nga si Ma'am, si Miss Dayan, sasagutin niya yung mga as she mentioned, mas marami pa siya masasagot na katanungan tungkol sa issue nito sa pamamagitan ng ating gagawing palaro na facts or love. Tama? Yes, naman tama po yan, Sir Efren, no? So without further ado, let us start para po maibigay na rin po natin yung mga impormasyon sa ating mga minamahal na mga mananood. Okay po, so let us start for the first statement that we have. So, next po, thank you po. Number one, depression happens because of a sad situation. Is it a fact or a bluff? Sige po. Ano nga ba ang sagot? I'll answer po ba? Yes po. Ano po? Lalabas pa lang po yung answer. Kaya ang tamang sagot para sa number one. Okay, so it is a bluff. So, Ma'am Dayan, can you please give us some answer or insights? Bakit po kaya yung statement number one, it is considered as a bluff? Okay, so yung statement number one po, no, so sinasabi na yung depression ang nangyayari lang ba dahil sa sad situation. Actually, malaking factor po yung sad situation o yung mga pangit na nangyayari sa paligid natin para ma-develop yung depression. Pero mental disorders, or one of it is depression po, nagde-develop siya because of different factors. So isa dyan, andyan yung biological factor. So we see many people po na okay naman yung buhay nila kung titignan natin na mayaman sila, madami silang nakakain, okay yung childhood, loving parents, may ano, basta established, maayos. Pero bakit sila nakaka-develop ng depression? So, yung example na yon, isa na yun sa parang reason bakit bluff itong statement na to. So, probably kaya sila may depression despite yung okay yung situations nila. It's because of biological predisposition na meron sila. So, pwedeng genetics siya, sa mga hormones, neurotransmitters po na sinasabi sa ating brain na may mga mababa tayong neurotransmitters sa brain kaya nagkakaroon ng depression, ganyan. So, sad situation is one factor, pero may iba pa pong factors like biological and even yung personality rin po natin, 'di ba? Parang more people are really resilient, na mas okay sila, mas resilient sila, pero meron naman na mababa yung tolerance din po sa stress. So kahit minsan, kahit kumbaga sa perspective natin, hindi naman grabe yung nangyari. Pero iba-iba kasi tayo. We have to respect yung individual differences. So iba-iba tayo. Iba-iba pa tayo mag-deal sa stress. So it's also a factor but nagde-develop yung depression and other mental disorders. So ayun po. So it doesn't necessarily mean that we'll develop a depression kapag nasa sad situation tayo. And not all people na nakaka-experience ng sad situation will develop depression. Pero also, not all people na maayos yung situation ay hindi rin naman magde-develop ng depression. So there are different factors that we need to consider. Ayun po. Ayun, no? So thank you po for the first statement, ma'am, at naiklaro nyo po kung bakit ito naging bla. Okay po? Okay. Next, para naman sa second statement, okay, for the second statement, seeking help means you're crazy. Okay, is it a fact or a bluff? Bluff ulit. Ayan, sige po. So yan, seeking help means you are crazy. So definitely po, bluff siya, no? Kasi especially ito sa culture natin, talagang negative po ang stereotype na meron sa pagpunta sa mga psychologists,
psychiatrists or other mental health professionals, kasi yung culture natin, ano po tayo eh, kumbaga collectivist culture tayo, so ibig sabihin we rely on each other talaga, masyado tayong kumbaga tight tayo yung culture ng mga Pilipino, so parang this one parang tabu pa siya, although ngayon nga since marami na pong awareness, nag-raise ng awareness sa mental health, mas nagiging okay siya. But then, nandito pa rin sa culture natin itong stereotype na to na pag pumunta tayo sa psychologist or sa psychiatrist, baliw tayo, ganyan. But then, or kaya naman, pag pumunta tayo sa kanila, weak tayo o mahina tayo. Kasi nga, Filipinos, ang pagkakakilala sa atin, matatag tayo, resilient tayo, or positive thinker tayo. But then, there will be times na we really have to admit na kailangan natin ng tulong, especially ng mga professionals. And it shouldn't be something negative kasi nga it's normal to ask for help. Yung lagi po natin nababasa, siguro po kayo and yung mga students, parents po natin, nababasa nila siguro sa social media na mental health is as important as physical health. So ibig sabihin, kapag 'di ba nakaramdam tayo physically ng sakit, ng discomfort, punta tayo ng ospital para magpagamot, magpatingin ano yung mali sa atin, ano yung nangyayari sa katawan natin. So, ang goal is, maging ganun din sana yung tingin sa mental health na if hindi na natin kaya, like may mga siguro suicidal thoughts na, or minsan kailangan lang natin ng kausap without judgment. So, we can always go to a professional and that doesn't mean na baliw tayo. It just means na kailangan natin ng tulong ng doktor o ng professional kasi we think na hindi natin siya kaya mag-isa. So we need to rely on other person. Ayun. So I hope na ma-achieve natin to dito, especially sa Pilipinas, na maging normal sa atin yung mag-seek help sa professionals. Ayun lang po. Yun. Okay. Let's go for the third statement. Po. Our third statement. Okay, our third statement is mental illness is not always visible. Is it a fact or a bluff? Yun. Fact. Fact na fact. So, Ma'am Diane, can you give us some insight po? Bakit naging fact yung ating answer for the third statement? And so, itong third statement po natin, it's a fact na mental illness is not always visible. Ibig sabihin, hindi natin siya nakikita. Diba? Na minsan, or madami sa mga kaibigan natin, kapamilya natin, kaklase, na happy naman sila, pero suddenly, mababalitaan mo na may nangyaring ganito. May, for example, yung mga po nag-suicide, most of them, hindi in-expect ng mga kakilala nila na ang saya-saya niyang tao, lagi siyang nagjo-joke, okay naman yung trabaho niya, pero bakit siya nagpakamatay, ba't siya nag-commit ng suicide? It's because hindi natin nga alam ano yung nangyayari sa loob ng brain ng isang tao, kung ano yung iniisip niya. Diba? Kasi it's not something na we can see, unlike physical ailments na mahalata mo talaga, syempre nanghihina yung tao, ganyan, or may mga physical clues na may sakit siya, ganyan. But mental illness, hindi siya laging visible. So, ano yung pwede nating gawin? I'd like to focus po, ano yung pwede nating gawin given na fact itong mental illness is not always visible. So we have to be kind always, all the time sa ibang tao kasi hindi natin alam ano yung pinagdadaanan nila. And just like what I mentioned a while ago po na individual differences, yung para sa atin na joke, pwedeng ma-offend sila and iba yung maging tingin nila doon, maging cause ng depression nila na bumaba yung self-esteem nila dahil sa joke natin, yung dahil insensitive tayo as a person. So, dapat tayo maging kind sa iba't ibang tao despite yung pinapakita nila na biniro niya rin naman ako, ganyan. So, maging sensitive tayo if it's
if it's parang below the belt na ba or hindi, kasi malaki yung effect po nun dun sa mental health ng mga kaibigan natin o ng mga kakilala natin. Ayan. So let's not judge other people and let's choose to be kind all the time, kasi hindi natin malalaman unless they tell us, of course, na may pinagdadaanan sila. So people don't need to tell us na may depression ako bago tayo maging mabait sa kanila, bago tayo maging considerate sa kanila. So yun po. Yun. So thank you po, ma'am. Word na po. Okay, for our next statement po. Okay, statement number 4. Many people with mental health problems are highly active and productive members of their communities. Is it a fact or a bluff? So it's a fact po, no, na many people with mental health problems are highly active and productive members of their communities. In relation to dun sa third, no, na hindi visible yung mental illness, kasi marami sa mga may mental health problems o may or diagnosed with disorder, okay sila, productive members sila ng community, ibig sabihin nagko-contribute sila sa community, pero that doesn't mean na wala silang mental illness, kasi nga it's not visible, right? So ito po, if you know, siguro isa sa mga famous, no, na very vocal sa kanyang mental health issue, yan sila Demi Lovato, di ba, meron po siyang bipolar, and maybe most of you, especially sa students natin, si Moira De La Torre po. So she's very vocal sa depression niya, sa anxiety na na-experience niya, pero sobrang productive niya, maya't maya release siya ng release ng kanta, di ba? So yun po. Although sa DSM-5 po, if you know yung DSM-5 po, ito yung book na parang nagko-contain ng criteria ng mga mental health disorders. Part po ng most criteria sa DSM-5, the person, before siya ma-diagnose with depression, with ganito, with other disorders, dapat po yung depression niya, kumbaga, is nakaka-impair sa functioning niya, daily functioning niya. Ibig sabihin nga, hindi niya nagagampanan yung mga dapat niyang gampanan because of the disorder. But then, kaya nga, it's important to seek help. So kapag dysfunctional na yung routine mo, so seek help, the disorder may still be in you, magre-recur siya, but then, you have always the chance to be a productive member of your community, of the society, despite the disorder. So, our disorder or seeking help shouldn't limit us na maging active pa rin sa community natin. So, yun po. So, people with mental health problems, hindi sila burden sa ating community. In fact, they actually help. Despite, actually, mas admirable sila because despite the problems that they have, they still contribute sa community. They still work, they still finish their studies. So yun po yung reason na this statement po is fact. Yun, no? So, thank you po ulit sa pagsagot for statement number 4. Let's go po for number 5. So for our last statement po, for our fact or bluff, statement number 5. Only professionals can help people with mental health problems. Is it a fact or a bluff? Sige nga po, tignan natin. Ayun, so it is a bluff. So Ma'am Dayan, help po para ma-clarify ang mga misconceptions about the statement number 5. Thank you po. Ayan, so this is po a bluff. So ibig sabihin, hindi siya totoo, no, na professionals lang yung nakakatulong sa mga may mental health problems. So yun nga, just like what I said a while ago, yung culture natin is, ano tayo, parang people-oriented tayong mga tao. So we can always talk to our friends, sa family, sa mga parents natin. So sana yung mga
parents po na nakikinig, no, we talk more sa ating mga sa mga anak po natin, sa mga estudyante, no? And kapag po nakikipag-usap tayo sa kanila, I know na syempre may ano yan, may gap kasi parents and mga bata. So parang iba yung, alam niyo yung may conception na iba yung iba sila sa kaibigan, iba sa mga magulang. Pero we isik pa rin natin yung as parents po na kausapin yung mga bata kasi especially now na nasa bahay lang lagi. So this is the time to strengthen yung relationship as a family. So also as friends, 'di ba? Especially yung mga friends, most likely tayo kahit naman po tayong adults, 'di ba, sa mga friends doon tayo laging humihinga, kumbaga. So yun po, helpful na yun para sa mga mental health problems. Although yung professionals, of course, if gusto niyo pong pumunta sa professionals, there's nothing wrong with that. Tulad ng previously discussed na seeking help, it doesn't mean you're crazy, di ba? Iba pa rin syempre yung sa professional help. Kasi when you're in the therapy po, pag nagpa-therapy kayo, ang goal po nun is ma-equip kayo ng skills na para sa future, kaya nyong i-handle on your own yung problema nyo. And going po sa therapy, pag pumunta po kayo ng therapy, parang nagkukwento ka without guilt. Kasi di ba kapag sa friends natin, kailangan take turns tayo, di ba? Take turns tayo, hindi yung ikaw lang lagi nagsasalita. Pero sa professional help po, parang more likely, of course, naka-focus dun sa inyo bilang kayo yung client namin. So, parang no judgment kapag kung ano man yung sasabihin nyo. But then, yun nga, since tabu pa siya, we can always help each other na masolusyonan yung mga mental health problems na meron tayo as a friend, as a mother, o bilang kapatid. Tulungan po natin yung isa't isa para makabangon dun sa mental health problem na na-experience natin, especially ngayong pandemic. So, it's actually good, no? Marami pong online mga support system na naglalabasan sa online, sa social media, and even mga hotlines po. If you can search for that kung kailangan nyo ng kausap, di ba? May mga hotlines tayo ng mga professionals na pwede nyong kausapin din. At the same time, may mga support system na not necessarily professional sila, pero gusto lang nila mag-volunteer para okay, para maibsan, kumbaga, yung dinadala ng ibang tao. So yun, we don't need to be a professional para makatulong. Kailangan lang natin matutong makinig sa problema ng ibang tao, maging kind, yun nga, choose to be kind, and we can always help kapag ganun po tayo sa relationship natin sa ibang tao. Ayun po. Correct. Yan. Maraming salamat, Ms. Dayan, sa mga bagong kaalaman na aming natutunan ngayong araw. Okay, dun sa statement number 5, talagang I am very much relate ako. Kasi ako bilang isang guro, maraming nagsisik ng help sa akin, Miss Dayan. Yan, bilang teacher din po pala, kasi kayo ang pangalawang mga magulang. Actually, recently, I think yesterday or the other day, kaya lang love life kasi yung inano niya sa akin, yung friend ko eh. Kaya so, gusto na daw niyang mawala. Ko, grabe ka, marami pang ano diyan. Marami pang babae na pwedeng pumalit sa kanya. Yung parang mga ganun, para lang ma-ease ko yung kanyang kaisipan. Tama ba, Miss Angel? Oo, correct. Kapag na yan, sir. Oh. Ayan din talaga ang mga problema sa bata eh. Kundi love life, stress nila sa pag-aaral, sa mga ganyan. Correct. Kasi siguro po, add ko lang po, kapag, yun nga, pag nag-e-express sila na gusto na nilang mawala, ganyan. So, wag natin sila i-take as, alam mo yun, yung parang pong papas na hindi naman totoo yan, ganyan. Joke po, yung parang biro. Wag natin i-take na biro kasi kailangan natin pong i-assess ano yung naiisip mo na paraan para i-take yung buhay mo. Parang clear ba sa kanila yung plano? Kasi kung clear, then kailangan natin talagang hindi sila iwan. Ganyan. So, yun po, na wag natin i-take as joke yun.
or gawin ding joke na joke ko na gusto ko mag, mag mawala na marami ganyan. Hindi ko naman minimi. And also po as ngayon nga sa students, di ba marami tayong nababasa with remote learning na mabigat talaga, mabigat yung problems, yes, yung stress kasi sabay-sabay, tapos yun nga hindi mo naman naka, at least sa school pag face to face, sama-sama kayo ng, sama-samang naghihirap kakausap online lahat. Correct. So yun, siguro yung as teachers considerate din naman tayo siguro sa kanila, pero the students din isipin nyo rin syempre yung teachers nyo na nag-work din sila. So, mabigat din para sa kanila. So, tulungan lang tayo na parang reciprocate lang natin yung help sa isa't isa na kung kaya nating tapusin, di tapusin. Kung hindi, mag-request ng maayos ba sa mga teachers natin. Siguro, considerate din naman sila bilang, yun nga, alam nila na mahirap talaga sa panahon. Ron, may idadagdag pa ba tayo? Ma'am Nidin, may idadagdag pa ba tayo? Katanungan kay Ma'am, kay Ms. Dayan? Actually, sir, parang nasabi niya na rin po talaga lahat. Malinaw at talagang nakaka-relate po tayo maging ang mga mag-aaral at magulang. Sigurado po sa kanilang mga tahanan, sa mga nanonood mo ngayon. Ayun po. Si Ma'am Dayan, meron pa po bang mas may dadagdag pang payo or pwede lang gawin, especially sa mga magulang namin ngayon na mga mag-aaral natin? Sa mga parents po, yun nga po, parang since stress na rin naman po ang ating mga anak dahil nga sa pag-aaral. Tsaka yung usually school age po, high school po kayo, no? Ito yung stage na talagang bumubuo sila ng relationship sa ibang tao, sa mga friends, pero wala nga. I mean, hindi conventional kasi nga online lang lahat. Hindi sila nakakalabas, pero ito yung stage ng buhay nila na dapat active sila sa social life nila, di ba? Kasi growing years nila to. So, i-take din po natin yun bukod sa pag-aaral nila. Malaking adjustment po to sa kanila. And nami-miss nila. Marami silang nami-miss talaga dahil sa pandemic. So, yun nga po. Mas maging considerate lang tayo. I-help natin sila na kausapin ang kausapin. And try po natin mag-establish nga ng relationship talaga. Especially ngayon na marami po tayong oras together with them. So, try natin na mag-establish ng relationship sa kanila. Kung kamustahin sila from time to time. I mean, not necessarily heart-to-heart talk lagi kasi hindi naman most students, hindi naman talaga ganun. Simpleng kamusta lang, simpleng gesture lang, okay na yun siguro sa kanila. Ma-feel na po nila yun. And also the students, syempre, yung mga magulang nyo po, sila yung nagtatrabaho sa hirap ng pandemic na to. So be considerate din sa kanila. Kamustahin nyo rin yung mga parents nyo. And i-appreciate nyo yung ginagawa nila para sa inyo, para magtuloy-tuloy yung pagkain, yung pag-aaral, despite the pandemic na nararanasan natin. So yun, yun lang po. Thank you, Ma'am Dayan. Yun. So, narinig na po natin, no? Ang dami pong insights, ang dami pong naklaro na mga misconceptions natin, lalo na yung number 5, no? Kasi halos lahat po talaga ang iniisip kapag sinabing mental health, kailangan talaga is professional, kailangan talaga sasama. Yes, na naklaro po siya. I think na naiintindihan po ng mga magulang yung sitwasyon din ng mga anak, also ng mga students. Thank you po, Ma'am Dan, sa lahat ng mga naklarong mga bagay-bagay patungkol sa mental health. At tama nga po yung sinabi ninyo, no? Kung kailangan nating alagaan ng mabuti yung ating physical health, why not pati ang mental health, di ba? Kasi nga, yung mental health, kapag hindi natin yan naalagaan, is meron din po siyang impact sa araw-araw ng mga gawain natin. Kaya naman po, inuulit po namin na maraming salamat po, Ma'am Dayan, sa pagklaro ng lahat-lahat, sa pagbibigay po Ma'am Dayan
insight sa lahat po, ma'am. Thank you, thank you, thank you po sa pagiging parte din po ng aming episode ngayon na hopefully pag na panood to ng mga magulang, mga estudyante na magkamustahan talaga na nai-tay, kamusta ka na or so on, no? Ayun yung pinakamahalaga at kinakailangan natin, yung kamustahan. Kasi simpleng sabi niya nga po, no? Opo, sabi nga po ni ma'am, simpleng gestures lang is sobrang halaga na. Wala tayong kitaan na nangyayari. Kaya maraming salamat po, Ma'am Dayan, sa lahat-lahat po. Nagpapasalamat po ang aming grupo. Thank you, Miss Dayan. Thank you. You're welcome po. So, pagkatapos natin mapanood ang interview natin with Miss Dayan patungkol sa mental health problems, dito ko talaga nalaman at dito na klaro sa aking isipan na yung mga taong nakakaranas ng mental health problems ay talagang sila yung more productive kesa dun sa mga hindi nakakaranas ng ganitong problema. Sila po yung mga sobrang sisipag na mga tao kung saan talagang lahat ng kailangan tapusin ay ginagawa talaga nila. No, Teacher Efren? Reka dyan, Teacher Nadine. Kaya nga, speaking of kasipagan, kagalingan at positibong pananaw sa pag-aaral, Teacher Nadine, sabay-sabay nating panoorin ang susunod na video upang bigyang pagkilala ang ating mga students with honors nitong second grading sa taong panuruan 2020-2021. Tama ka dyan. Tara at panoorin na natin ito. Okay, let's go. Thank you.
Okay, shout out sa mga kasama nating guro diyan sa Baseco sa Para Lang Aquino High School para sa mga walang sawang pagbibigay ng oras para sa bata at para sa bayan, Teacher Nidlin. Yes po, at shout out din sa mga magulang na wala ring humpay na nakikipag palitan ng mga messages sa ating mga kaguruan para lang po mabigyan ng solusyon ang mga problemang nararanasan ng kanilang mga anak ngayon sa online class at kahit yung mga modular po ng mga students natin or under category C. Thank you so much po dear parents sa inyong mga efforts. Okay, special mention ito ha, Teacher Nadine, para sa ating mga kasamang guro ulit na nagbibigay ng laan na pumunta sa school, nagbibigay sila ng schedule para sa sarili na upang ano, upang tumulong sa pag didistribute ng mga modules at pagdidistribute ng mga school materials para sa mga bata at sa mga magulang doon. Siyempre sa pangunguna ng ating butihing principal na si Sir Manny. Maraming salamat, sir. Thank you, sir, at maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity for us being a part of Ugnayan Action Center Online. Maraming salamat po, sir. And also, shout out din po sa ating mga kagrupo kung saan sila po yung mga nakatulong o katulong natin para sa paggawa nitong episode 8. Sino nga po sila, Sir Efren? Siyempre, ang ating video editors, sila Sir Orville, si Sir Lucas, at ang ating napakasipag na dalawang siyempre, writers natin, scriptwriters, sino yun? Teacher Nidlin. Si Ma'am Angel po, pati po si Miss Carol. Okay, kaya nga muli, maraming salamat po sa mga nanood para sa episode na ito. Ako po si Teacher Efren, ang inyong gurong best friend. At ako naman po si Teacher Nidlin, at ang lahat ng needs ninyo ay aking sasagutin. Marami pong salamat sa inyong pagsama at pagnood sa ating episode 8 ng PCCHS Ugnayan Action Center Online. Okay, maraming salamat. Bye-bye.